sumayin niyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Balangkas niya'y tama, tumpak at marapat. Gawa niya'y kay inam, walang pagkabula ang kanyang mga salita. Tunay na makapangyarihan at kung tatalimahin, makikinabang ang sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang isang karpintero na may pagpapahalaga sa kanyang hanap buhay at kanyang ginagawa, nagnanais siyang maging dalubhasa. Minimithi niyang maging pulido ang kanyang gawa. Subalit mayroon sadyang mga karpintero, matapos lang ay sapat na, magawa lang ay ayos na. Sa iba't ibang mga gampanin ng tao, mayroong lubos ang pagpapahalaga, mayroong basta na lamang sila. Ganon din naman sa mga maglalaba. May taong pulido, kahit kasingit-singitan, tinitingnan ng dumi niya. Hanggat may nakikita siya, kusot ng kusot pa rin siya. Yan nga ang tao sa lupa. May pulidong gumawa, mayroong basta na lamang. Basta maluto niya, gayon din sa mga nagluluto. Ang mahalaga, talbog din eh, sa hugdoon, tapos na. Pagkatapos luto na, kainin na. Ngunit ibang ama, ibang-iba siya. Lahat ng kanyang gawa, sinisigurado niyang pulido, maayos, maganda at mabuti. Tulad ng kanyang mga banal na salita, ang kanyang mga aral na kay buti pawa, na kung pagninilayan at tutok din ng tao, tunay na makikilala ang kanyang kabutihan at kagandahang loob. Mapapakita rin niya ang kanyang kapangyarihan sa mga anak niyang sumusunod at nagtitiwalang ganap. May sasakatuparan niya rin ang kanyang mga magagandang layunin at ayon sa kanya ang lahat ng mabuting panukala niya kung kakamti ng tao walang mapapasama. Tunay nga at walang pagkabula. Kaya naman ang mga nakagising na nagising na at ginising na ng amat na pukaw ng damdamin nila na nakadama, nakakilala, pinagsusumakita nila at nagsusumikap silang sundin at talimahin ang mga natutunan nila. Kaya naman sila ang buhay na patutuo kung sino ang ama at ano siya sa buhay ng tao. Sa bawat nakasunod, sila ang nagpapatutong mahiwaga ang ama. Sa bawat nakadama, sila ang nagpapatutong mapagmahal siya. Sa mga kumilala at tapat na nakakilala, sila ang nagpapatutong mahimala siya. At sa bawat anak niyang sunod ng sunod sa kanyang nasa, nagpapatutong buhay na buhay siya. Halina kayo mga minamahal ko. Ang lahat ng tinuran ay baybayin ninyo at pagnilayang ganap ito. Binahagi sa inyo ang nagaganap sa mundo at binabahagi naman ang Ama kung ano ang layon at nasa niya. Na hindi kailanman bumaba siya para bigkasin sa isang tao, halika anak, sa harapan ko'y mangungusap ako at sa harapan mo'y kaharap mo ko magkausap tayo. Kundi lahat ng pinangusapan niya, tinatawag niya. Nang panahong naririnig pa ang kanyang tinig, nagsasalita siya ng hindi nila nakikita. Ngunit naririnig ng mga sumusunod sa kanya. At gayon din naman ang kanyang espiritu sa araw at oras na bawat gamitin niya ay tapat na totoong tumatalima. Halika kayo, mga anak ko, ang wika niya.
Pakinggan niyo ang aral ko at makinig kayong totoo, sapagkat ako'y mabuting mangusap, mabuting magturo at mabuti sa lahat. Kaya't kung sa akin lamang ang tutupdin at susundin ang tao, sino nga ang mapapahamak o dili kaya'y maririwara? Makakamit kaya niya ang kapahamakan? Kailanman ay hindi. Kung niloloob mang sa inyo'y may matupad at may maganap, na kung magkamisan kayo ay sa palagay naghihirap, nagkakamali kayo mga anak, sapagkat hindi ko kailanman kayo pasasakitan at pahirapan kung ang damdamin nyo'y ako man din at sa isip nyo'y ako pa rin. Sapagkat gaano man karami ang inyong dinadala upang sabihin nyo'ng kay hirap, kay bigat, dinig kong lahat. Gaano man karami ang inyong ginagawa na hindi nyo man namamalayan, ako'y kapiling at kasama. Kay gaanan ninyong ginagalaw ang inyong mga paa, kay gaanan ninyong ginagalaw ang inyong mga kamay, kay gaanan ninyong nahahawakan ang inyong bisig, ang lahat ng inyong dapat dalhin at inyong isasadyad. Sapagkat patutong, ako'y buhay nga sa inyong lahat. Kaya nga't kung ako ang sa inyo'y kikinig, makikinig at patuloy ninyong pakikinggan, tuwiran nga kayong lahat ay matuturuan ko at ang bawat na ituro kong nais sa buhay nyo, kayo na makikinabang, kayo rin ang masisiyan, kayo ang magpapala sa akin. Sapagkat ang pagpapala ko'y laganap at kailanman ay hindi napaparam. Patuloy ang paglalahad, patuloy ang pagbibigay, patuloy ang pagnanasa na kayo'y aking kupkupin at ang sakit tumatanggap, nararamdaman niya ang aking pagkupkup. Gayon na nga ang wika at habilin sa tuwina ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Sapagkat di kayang liripin ng tao ang salita, kaya't ibinaba ang tagalirip at tagaunawa upang sa lahat ng tatanggap at magiging ganap, pangunawa nila'y mabubuksang ganap. Halina kayo, mga inibig ko't minamahal na totoo, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Hob. Walang may sagot si Hob sa Diyos. Ang sagot ni Hob, iyan ay dinig ko na noon pa mang una, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ng isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makakalaban? Walang sabi-sabing inuugaya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niyang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha na sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan ngunit di kumamalas. Siya'y hindi kumakita bagamat na di naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Ang sagot ng Diyos, hindi maglulubag sa mga tunmulong sa dambuhalang Rahab. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway. Sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit binayaang ako'y makapagsalita, di ko pa rin matitiyak kung ako'y diringgin kaya. Yaw na nga ang tugon ni Hob at yaw nang binigkas niya tinuran. Sino nga ba siya para mga tuwiran samang di niya nasisilayan? At ano nga ba ang kanyang katwiran? Nagsasalita pa lamang ng pasimula, siguradong siya'y tumutugon na dahil hindi niya alam kung anong kasunod niyon. Yaw na nga ang pawang katotohanan, mga minamahal ko.
kung minsan magtatanong ang tao nang dahil sa kung minsan palagay ay totoo at tama na ang gawa niya. Kaya naman itong taong damdaming isip at damdaming magkasama na kapag tatanong nga Diyos ko at Ama ko, bakit naman ganyan? Nagsisikap akong gumanap, patuloy akong gumaganap, bakit nagkaganyan? Ngunit itong amangang tuwirang nagmamahal, hindi na nga marapat tanungin sa kanyang mga kaukulan, sapagkat ang lahat ng kaganapan ay baybay niyang lahat at tuwirang nasilayan ang kaganapan sa kalupaan. Ngunit ang marapat lamang gawin ang nilalang, patuloy na magtiwalat sa kanya'y umasam at huwag niyang lilimuting siya'y di pababayaan sa kanyang mga ginagampanan siya'y tutulungan. Kung ito'y pawang mabuti at pawang kabutihan, magtitiwala siyang marapat na ito'y may karoon, magkakaroong mainam na ganti kanino man, sapagkat itong Ama na mabuti sa lahat, hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Halikayo, mga minamahal ko, tulad ng daloy ng tubig sa karagatan, alam ba kung kailan at papaano ito lalalim at kung paano niya hinahampas sa dalampasigan ang mga alon? Tuwiran nga ang di niyo matatantya at di niyo matatarok kung kailan kayo ititigaw kayong mga naghihirap. Ngunit ang patuloy na nagtitiwala at nananalig, hindi nababagot, hindi nalulumbay, hindi natatakot sa kanyang buhay kinabukasan. Sapagkat umaasa pa rin siya araw-gabi man na ang amang magsasadyad at mag-aahon sa kanya ay di siya pababayaan sa buo niyang buhay. Kaya naman kamukat-mukat mo ang mga anak niyang tiwalang totoo nang hanguin niya'y nangagalak ng ganap. O tao, dinanas niyo na ba ito? Pasubali nga ang lahat ng nakatamo na sa mabuting aral niya, ipagsumigaw niyong tapat ang Ama. At habang pinagsisigawan niyo, mararamdaman niyo ang higit pang kalinga niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam. Alalaumbaga, niloob man kay Hob ang maraming pinagdaanan, pagkasugat ng kanyang katawan, halos kanya nang mailugmok ang lakas, nagkandalalim ang mga sugat at uod na ang lumuluwal, halos laman niya'y mapaknit at mga lagas naman din, subalit sa isang iglap, amang may ginagawang mabuti at may nakakakitang amang nakikitang lahat, napatotohanan niyang hindi siya nagpabaya, hindi siya nakalimot, bagamat pahintulot niyang ito'y kay Hob ay maganap. Manalig kayo, sa inyo may matutupad ang mabubuting aral ng Ama at mabubuting layon niya. Kung magkaminsan ang tao, pinagdaanan niya'y hirap nang makatighaw na ibang isip, na ibang damdamin, nakalimot sa nakaraan, naging matarik, naging mataas. Yaon ang ayaw ng Ama, kapalaluan ang tawag niya. Nekkaramenehanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Dakila bang Ama? Pagsusubakit, pagsusumikap, patuloy na hinahangad ng mga nasang maglingkod ang magsumakit at magsumikap. Paano naman kaya yung ang gusto lamang ay pakinabang at walang inaalam sa pagsusumakit at pagsusumikap ng kapwa niya, hinihintay pakinabangan niya. Samantalang ang alam niya, yaon ang magbibigay, ngunit ang di alam na dapat ay alamin, kung walang Ama, walang maibibigay ang mga nagsusumakit at nagsusumikap, makatalimat, makatupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehanam. Dumating ang pagkakataon sa dakong ito, sa gawain ito, halos
walang katapusan ang mga nagkasunod-sunod na mga karamdamang sabalat. Iba't iba, mayroong nabubulok ang ilong, mayroong napuputol na yung paa, na parating pa lamang, hindi pa ito dambana, sa likod pa lamang, dito pa lamang ang gawain noon, yung nabubulok ang ilong, sadyang iniiwasan ng mga alagad, sapagkat ang baho at napakabaho. Ngunit, sabi nga, hindi ka makakaiwas kung niloloob niyang ikaw ang tumupad. Ang iiwas na lang ng ama, ang masuka ka habang nababahuan ka. At siya ay dinanas ng mga lingkod sa dakong ito. Na parating naman, gawa na ito, pinababatid lang na mainam. Ang isang nabubulok na ang paa, na doon pa lamang ay sadyang nagtatakip na ng ilong ang mga pasyente. Ano pa kaya yung kaharap na haharap sa kanya at gagamutin siya? Ngunit, yaon na nga ang ama na matatanong mo sadya sa kanya, bakit naman niloob niyo pong pahabdan ako ng ganitong pasyente? Ngunit hindi nga, sino ang haharap sa mga ganito kung wala nga gagamitin siya na kung wala na nga ang pag-asa sa mga nag-aral at ang pag-asa niya'y sa hindi nag-aral. Kaya naman itong ama, tuwiran niyang kung papaano ang amoy ay naalis niya sa pang-amoy ng tao, ay ginagawa naman niya na pipigilan kang huwag kang makaamoy muna. At dili kaya naman kung nalanghap mo man, ang sasabihin niya'y, anak, huwag kang matakot, hindi ka mahahawa. Dili kaya na may sasabihin niya, hindi kita pasusukahin, di kita paduduwalin, nang sa gayo di naman mapahiya ang iyong kapatid sa akin. Ganyan nga ang ama na napakahiwagat, napakabuti ng kanyang mga pagkilos at gawa sa lupa. Ngunit ilan kaya ang magtatanto? Ilan kaya ang magsisiyasat sa kanya? Samantalang hindi nga sinisiyasat ito ng tao, sapagkat wala nga alam ang tao kundi ang siyasatin niya'y kung paano siya makakakuha ng pera, kung paano siya gagaling, kung paano siya kikita, kung paano siya mapagbibigyan, kung paano siya... Puro siya. Ngunit di niya naisip, paano kaya naman itong ama niya? Ang gusto'y puro kabig, ayaw tumulak. Mga minamahal, walang pinagkaiba sa isang manok. Kahig ng kahig, ayaw tumulak. Kabig ng kabig, ayaw tumulak. Ngunit ang wika ng ama, mga anak, itulak niyo naman sa akin ang damdamin niyo. Nang madaman nyo naman ay ako, at hindi na lamang puro kayo ang dinadama ko. Nang sa gayon naman ang mahirap para sa inyo ay mapatutunahanan nyo na napagagaan ko dahil sa pagsunod nyo at pagtalima. Kaya kailangan naman, dahil gusto mo siyang makilala, gustuhin mo rin naman siyang pagmithiing, mapaglingkuran. Kaya nga, nagsikap ka ba? Nagsumakit ka ba? Na sa kabila ng iyong mga gampanin ay masaya ka pa rin. Na sa kabila ng iyong mga ginagampanan maligaya ka pa rin. Na sa kabila ng iyong mga tinatalikdan ay masaya ka pa rin. Na sa kabila ng mga iniiwan mo ay maligaya ka pa rin. Yan ang ama. Sa oras na binaglilingkuran mo siya, napapadama niya sa iyong pag-ibig niya. Napapadama niya sa iyo ang kalinga niya. Pinatototohanan niyang mahalaga siya sa iyo at dapat mo namang pahalagahin sapagkat siya'y mahalaga sa lahat ng bagay. Wala siyang kapantay sa bagay sapagkat anuman ang hiambing mo sa kanya'y walang makapapantay. Magpakailanman, kaya't halina, halina mga mahal ko, tulad ni Job, nang maunawa niya ang kalalagayan niya, ay sadyang walang makapagpapabatid sa kanya kung sino't anuman. Kaya naman, sa kanyang mga nagawang salita, natanghay siya sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kaibigan. Ito'y kanyang pinagsisihan at hiningi ng tawad sa ama, nang dahil ang wika nga niya'y sino nga makakatutol sa kanya, at sino makababatid sa kanya, at sino makalalaban sa kanya, at sino nga siya para labanan niya. Kaya naman,
nalugod ang ama, nakalaya siya. Nawa, isang halimbawang patotoo sa inyo, kung may nais kayong kamtin at may layunin kayong tamasahin, isuko nyo man din sa amang lahat at kayo'y kanyang aaliwin. Buhay bang ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Kung ika'y nag-aalaga ng hayop at minimithi mong ito ay mapalago, minimithi mong ito'y maparami mo, minimithi mong ito'y kumita ka, hindi ba't ang lahat ay gagawin mo para mapalago, mapaunlad? Ngunit kung sariling gawa mo lamang, hindi mo kaya, sapagkat wala kang kakayahan. Kaya't ang wika nga ng Ama, lagi sa tuwi na ako'y tawagin mo at makikinig ako sa iyo. Ako'y asahan mo at magiging karamay mo. Ako ang lagakan mo ng isip at damdamin mo nang di matigatig mabalisa kang anak ko. Ako ang handugan mo at aaliwin kita, sapagkat ang kaaliwan ay hawak ko sa damdamin ng tao'y mabubuhay ko ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Boy bang Diyos? Kapat bang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya dahil tapat, dakila ang Diyos, mula kay Lucas, samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumagot. At sinambit niya'y, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ang isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng talinghagang ito? Ikaw na lingkod at tapat na lingkod na naglalayong maging ganap, hindi ka maaring maraming dahilan, maraming katwiran, at marami kang sinasaalang-alang. Kaya naman ang tinurang maliwanag, ipaubaya mo na sa mga patay ang katulad nilang patay. Ibig sabihin, sa patay nang walang makakabuhay na sinuman at di na mabubuhay, dun sa mga patay din ang pagtitiwala at pananalig na hindi mabubuhay sa Kanya. Kaya ikaw na buhay ang pagtitiwala at paniniwala mo sa Ama, patuloy kang sumunod at pakilala mo siya at patuloy mabubuhay ang pag-asa mo at mabubuhay ka rin tao sa pamamagitan ng Ama mo. Lahat ng para sa iyo ay makikita mo, di mo man ito pagsumakitan at pagsumikapang ito'y kamtin at mahawakan. Sapagkat ang Ama'y para sa buhay na mananalig at mananampalataya, hindi para sa mga patay na walang pag-asa sa Kanya. Sapagkat ang wika nga niya, ang pag-asa'y sa akin, ang ligaya'y ako. Kakamtin niyo ang lahat ng ito kung ako'y susundin niyo. Sapagkat ang sa akin ay sa akin, at ang sa lupa ay sa lupa. Buhay ba ang Ama? Subalit hindi ito naunawaan ng marami at dito maunawaan.
sapagkat hindi nga lahat ng tao ay may pangunawa. Kaya naman itong amang walang maliw sa pagbibigay, walang humpay sa paghahandog, walang tugot sa paglalaganap ng kanyang mga aral, patuloy niyang binibigay ang mabuting katwiran, ang mabuting panukala, ang mabuting gawa upang gawing halimbawa ng mga anak niya sa lupa. At sa pamamagitan ng kanyang espiritu, napatutupad at nakagaganap ang bawat anak niyang sa kanya'y tumatangga. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag din ang katotohanan na tinuran niya ang taong laging nagbabalik-balik sa kanyang pinagdaanan ay di nararapat sa akin. Sa makatwid, kung tinalikuran mo na ang unang buhay mo, na dati kang makasalanan, isip mo'y marumi, maraming hakahaka, mapagbintang, mapagparatang sa iyong kapwa, huwag mo nang mulit-muli pang balikan ng ganyang pag-uugali. Huwag mo nang mulit-muli pang hanapin yan sa iyong isipan, sapagkat dapat ay bago ka na, naiba ka na at magbago ka marapat. Sapagkat ito ang nasa ng Ama, ang mga nagising sa Kanya sa katotohanan, patuloy na manahan ang malinis at mabuting pag-iisip nila. Ang malinis at mabuting damdamin nila. Kaya't kung saan ka dating mahina, huwag mo nang harapin pa't hanap-hanapin iyong gawin. Tulad ng kung saan ka ba mahina, na kapag ika'y naroroon sa isang okasyon, ang kahinaan mo makipagtsismisan. Ikaw ang humaharap, ikaw ang naghahanap, paano ka makatatalikod sa dating gawi mo. Ang hinahanap mo'y lagok ng lagok ng mga alak. Babae ka man, lalaki ka man, kung tinalikdan mo na yan, dapat mo nang harapin ang bagong buhay. Kung sa dating doon ka mahina, kapag nagpunta ka sa isang mall, hindi ka tutugot hanggat di mo nabibili lahat ang gusto mo. Wala kang pakialam patumangga, kinayod mong maghapon, minsan mo lang tinapon. Kaya nga, hindi ka makaipon. Ang wika ng Ama, kung layon mong ako'y hanapin, tatalikdan mo man din ang iyong kagustuhan at iyong pagnanasa. Subalit, hindi ko sinabing huwag kayong magpasarap sa buhay, huwag kayong magpakaligaya sa buhay, huwag kayong magsikain at kayong magpakagutom, huwag kayong haharap sa kayamanan, huwag kayong magpapayaman, hindi sinambit yan. Ang tinuran, huwag kayong maaliw malibang sa sanlibutan. Sapagkat, anuman ang inyong kinalilibangan at kinahuhumalingan, nakatuon ang inyong isipan, nakatuon ang inyong kalooban. Subalit, kung ay naharap nyo ay ang mga aral at salita ng Ama, nasaan man kayo at anuman ang ginagawa nyo, di pa rin mamamatay ang paghahari niya. Sapagkat habang may ginagawa at tinutupad kayo, nasa puso nyo siya, nasa isip nyo siya, at lagi nyong niisip, magnasa kayong maglingkod sa Kanya. Kaya, natawagan ka ba't tinawagan ka? Hindi niya sinabing, ikaw ay magpakahirap at magdusa, anak. Kundi ang winika niya, ang karampot na pagbabata ay inyong tisin at pagkatapos nito'y ginhawa man din. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya't kung ang isip at damdamin mo, ang sakit mo na lamang ang inisip mo, hindi mo ito mapapabago sa sarili mo at di mo mababago ang sakit mo. Kaya't dapat ang isipin mo'y Ama na magpapabago, magpapagaling ng karamdaman mo. Upang sa tuwing ay hindi na lamang yan ang nagbibigay ligalig, tigatig, pag-alala, takot sa buhay mo. Habang iniisip mo ang sakit mo, nawawala ka sa destinasyong mabuti. Sapagkat ang takot ang umiiral, ang pagkabahala mo ay nasa puso mo. Kaya't paano ka makakatakas sa panghihina ng loob mo? Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam.
Lagi niyong tatandaan, kapag nagtanim kayo ng 10 mangga, pag dumating ang bagyo at niloob ng ama, kung kailan sila may bunga na tumba ang isa, huwag mong panghinayangan siyang nagbigay bunga, siya rin ang nagpatubo niyan. Ang lagi mong asamin at asahan, siyang bumawi, siyang nagbigay, siyang muli ang magbabalik. Buhay bang ama? Yaon ang dapat isipin at maging damdamin ng sinuman upang hindi kayo nahihirapan, nasasaktan, kundi kayo'y patuloy magtiwala, manalig at umasa. Kumayod ka ng maghapon, naka 50 pesos ka. Sa hindi mo sinasadya na laglagang 20, huwag mo nang pakaisipin yan, masisiraan ka ng bait. Kundi ang isipin mo'y may babalik ang ama. Sa pamaraan at kaparaanan niya'y may gagawin siya. At manalig ka't magtiwala, isipin mo na lamang ang nakapulot ay makinabang siya. Sa gayon kung paano mo iniisip ang pakinabang ng kapwa mo, higit kang makikinabang sa paghahandog nang di mo man sinadya. Ngunit linoob mo na mabuti sa puso mo at pinagparaya mo, may babalik na maganda sa iyo. Lahat nga ng pagpaparaya may kaakibat na gantimpala. Lahat ng pagpapaubaya may kaakibat na galak. Lahat ng pagpapatawad may kaakibat na kaginhawahan at lahat ng mabuting gawa, ama nagpapala. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam. Buhay po bang Diyos? Salamat sa Panginoon sa mga turo niya na nagsisilbing pagpapalawak ng isip kung papaano po kayo ay nakikinig. Ako rin, habang ako'y nakahiga, sa oras ng matutulog ka na, alam niyo po bang magising, matulog ako'y umaandar yon. At uulitin ko na naman pong muli. Alam niyo po, pag ako'y nakatulog, eksakto pag ako'y nagising, kung alin yung tanong ko, sinasagot ako dun sa mensahe. Na-tsempo po lagi. Na ibig sabihin, hindi na-tsempo. Salitang tao yon eh. Sadyang sinasadya upang hindi ka na magtanong pa. Buhay ba ang Diyos? At kapag naranasan ninyo na pagmulat, nakahiga pa kayo, nagising kayo, namulat ang mata nyo, nakasalukuyan na hindi nyo alam eh, nakadatal sa inyo at pinangungusapan kayo. Hindi nyo man nakikita inyong kausap, ngunit matatanto nyo, hindi kayang sabihin ang isip mo yan at hindi kayang isipin ang isip mo yan at lalong hindi kayang sabihin ni Satanas sa iyo yan. Matutuwa ka, matatawa ka, masisiyahan ang kalooban mo. Kaya't pagtindig mo, ang saya-saya mo, ang sigla-sigla mo, ang ligaya ng puso mo, kaya't sa paggawa mo, wala kang madamang pagod man lang sa katawan. Subukan ninyo nang mapatotohanan. Ang aral ay aral, ang salita ay salita, ang ama ay nangungusap kahit hindi siya nakikita. Mapapatotohanan niyo sa kapwa niyo, buhay ang kanyang espiritu. At sa bawat katuparan ng mga tinuran niya, masasabi niyong purihin ka ama. At sa bawat hinihintay naman ninyong magkaroon ng katuparan, batahin niyo't hintayin hanggang inyong kamtin. At sa bawat inyong pinagdaraanan, huwag niyong kalilimutan, hindi kayo nag-iisa. Upang di kayo mabahala, lagi niyong damhin ang pag-ibig ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam. Ganyan ang Espiritu kapag kumilos sa tao. Buhay ba ang Ama? Purihin ang Ama. Salamat po sa banal na Espiritu na nagtuturo at nagsasabi na kahit na hindi paniwalaan ang iba ay sadyang totoo siyang magturan. Kung ako po ay naghintay sa susundo sa akin at dinangusap ang Espiritu ng hindi patapos anak, ika'y lumisa na. At yun po, tinawag ko si kabiyak ng puso kasalukuyang nag-ano sa
baboy. Ay, alika na. Eh, amoy baboy ka ako. Eh, ka ako. Wag, eh, wag na. Wala namang aamoy sa'yo. Sige na. Pag-drive mo ako. Si nanay, eh, hindi ako masusundo. Hindi pa sa posta. Kung yari na, pagdating doon, de doon ako sasakay. Eh, hindi pa nga yari. Kung ako po'y naghintay, siyempre po naiyasi sa akin. Eto po eh. Dapat nakasama ako sa anak ko kung nasabi. Ngunit, sadya pong kalooban yan. Pag nilayan niyo po, hindi ako nangangatwiran, so balit inyong tantuin ang pangyayari. Kaya muli, paumanhin kung ako po'y nahuli na naman. Kailangan pong parti-partihin. Ano po? Parti-partihin at di naman po ako nagkulang sa aking obligasyon sapagkat alas 3:33, gising na po ako para naman tuparin ko ang isang obligasyon ko upang paggising ko naman sa umagay, harapin ko naman ang dapat kong gawin sa aking pamilya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang Espiritu. Totoo siyang mangusap, totoo siyang magturan, totoo siyang magturo. Kaya, kung lahat lamang ng tao, totoong makikipagtotoo, wala kang katwiran sa Diyos, wala kang dahilan sa Kanya, sapagkat alam niya lahat pamaraanan, lahat ay may paraan. Kung gusto mong tumugon, kung gusto mong makatugon, may pamamaraan siya. Lagi niyong tatandaan, ang nais maglingkod ng totoo at tapat, may pamamaraan ang Ama sa lahat. Ngunit, kung wala at hindi mo talaga sadya, sadyang may dahilan ka, maraming dahilan, maraming katwiran. Niloloob po ng Amang maganap ito sa akin upang magturan siya at magsambit. Ba't ko niloob, Constance, itong tupdin at maganap ito sa buhay mo? Upang pasilay kong muli sa iyo ang mga mapangatwirang maglilingkod ko. Hindi po ako nagpapatama at wala akong patatamaan. Ngunit ito'y para sa pangkalahatan. Marami ang nagsasabi pag alimbawa'y naglingkod. Pasensya na, hindi ako nakarating. Yung pala natulog lang. Nakatulog lang ng mahimbing ang dinahilan kasi eh kay ganyan. Pag naman yung dinahilan niya ay nangyari sa kanya, iyak-iyak naman. Sasabihin, pasensya na kasi nakatulog pala ako. Yung pala, ay, hindi pala nakatulog ang dahilan niya. Eh, yun ang dahilan. Ang dahilan ay, masakit kasi ang paa ko eh. Pasensya na, kasi Eka, eh, naroon pa rin ako, Eka. Hindi kasi Eka ako makaano, wala akong pera eh. Mga minamahal, may pera't wala makapaglilingkod. Huwag ka lang maglingkod ng hubad, sapagkat nakakahiya ka. Ngunit, sa kabila ng payak ang buhay mo at sa kabila ng wala ka, hindi mo dinahilan, hindi mo kinatwiran sa Ama yan. Sa hindi mo namamalayan, binibigyan ka ng paraan. Naniniwala po ba kayo? Sapagkat ang Kristo, anong sinabi niya? Susunod ka sa akin, mabuti mga eka ang daga, may lungga. Ibig sabihin, wala siyang maipagmamalaki ni anuman na tahanan niya sa lupa at bagay. Ngunit, hindi sila pinabayaan ng Ama, ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga alagad, ang kanyang sarili, hindi pinabayaan sa lupa. Sapagkat, lahat ng nakadama, lahat ng natuto, lahat ng nagmahal sa kanila, ay nagbigay ng pamamaraan para sila ay makatugon. Kaya hindi naging hadlang, hindi magiging hadlang ang kawalan. Yan ang maliwanag. Ulitin natin. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang anumang ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala, man lang matulugan. Sa makatwid, ibinaba ang anak ni loob ng Ama na sa isang sabsaban isinilang upang maisalarawan ang karukhaan, ang kawalan ay hindi hadlang para ikay magpakatotoo,
para'y kay magpakatapat sa Ama mong mahigit sa lahat. Sa Ama mong higit sa sapat ang kanyang kapangyarihan. Kung susunod ka, tatalima ka, walang dahilan. Hindi niya sinabing, maghapon mo akong paglingkuran anak, buong magdamag paglingkuran mo ako anak, akin ka na lang. Hindi, kundi kung lingkod ka, kailangan mo magpahinga, matulog at kumain, bibigay niya ito. Subalit, kung sinasabi mo, naglilingkod ako, bakit ganon ang daming kulang sa akin? Bakit ganon ang dami kong pagkukulang? Bakit ganon? Bakit ako'y naghihirap? Tanungin mo ang sarili. Kailanman ang totoong lingkod at nagpapakatapat, maraming paraan at pamamaraan ang Ama. Sapagkat hindi ka maghapong 12 oras maglilingkod, hindi ka magdamag na maglilingkod, 24 oras ang maghapon at magdamag. Maglilingkod ka ng 4 oras, 5 oras na kamot, sabihin mo ng 6. Ang 6 ay para sa'yo. Sa makatwid, kung mabuti ang ginagawa mo, mabuti kang makitungo, mabuti hinandog mo, mabuti binigay mo, ano ang ganti sa'yo? Yaon ang katotohanan, ang lahat ng mabuti, ginagantimpalaan. Kaya nga, ang lahat ng ito, napapatotohanan ng mga sumusunod at tumatalima, na tapat at totoo sa Ama. Kayong mga lingkod, ginutom na ba kayo? Nagutom na ba kayo? Naghikakus ba kayo? At walang naisahing? Naisahing, sabi ng kapampangan. Naisahing! Hindi kailanman. Subalit, tanda ninyo, kapag nahumaling ka't nalibang sa pangsanlibutan at panglaman, isa kang lingkod na turingan, palagay mo, habang nalilibang ka sa ginugusto mo, at naaaliw ka sa nakakamtan mo sa hindi mo alam, isang araw na kay singilin, tigatig na puso mo, bahalang puso mo, aliwalas ay wala sa'yo sapagkat ang takot ay mabubuo ng muli. Dahil tinalikdan mong magpapalakas ng loob mo, magpapatibay ng loob mo, magpapayapa ng isip mo at magbibigay luna sa'yo na magsasabing, anak, inalay mo ang sarili mo sa akin, iaalay ko ang para sa'yo. Anak, naging tapat ka sa akin, ako'y tapat kailanpaman. Sa palagay mo'y pinabayaan kita, ngunit minasdan ko lamang kung hanggang saan ka. At nang makita kong di ka nagbago sa pagkikisa mo sa akin, maghintay ka, dumaratal ako na di namamalayan mo. Walang pagkabula ang tapat at totoong salita. Hindi lamang ito nagaganap sa lahat ng madla, sapagkat hindi lahat ay nagpapakatotoo pawa. Subalit ang tapat at totoo sa Ama, magtiwala kayo. Huwag pagalinlanganin kung tapat nga ang puso nyo. Tatamuhin nyo ito. Sumayin nyo ang kapayapaan. Mga minamahal ko, nakikita ng Ama kung paano ka nagdudumali at nagmamadali sa mga ginagampanan mo upang matupad mo ang pag-aatas niya. Nasisilayan ng Ama kung anong hirap ng loob mo at hirap ng isip mo para lamang tumalima ka, sapagkat may takot ka at nahihiya ka sa Kanya. Subalit, nakikita rin ng Ama kung baliwala lang ito, masaya ka kapag kumikita ka, masaya ka kapag kumakain ka, masaya ka kapag nasa pagkatao ka at kasalimbutan ang iyong ninanasa. Kaya nga, daratal ang takda, ang sumunod, kahit wala siyang lungga, kahit wala siyang pugad, nilulunggaan ng Ama na malalim na tuwiran ang isip ng tao pang maabot mo ang maatarok mo ang kalaliman niya, at pinupugaran ka ng pag-ibig niyang tapat upang aliwin ka at mahalin niyang ganap. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal, at ito'y mapapatotohanan ng mga anak niyang nagsisikap, nagsusubakit na sila'y tumugon, sila'y tumupad. Kaaliwan, pag-aliw, walang magbibigay ninuman
maging sino ka man. Ngunit ang Ama, ang lahat ng ito'y kayang tupdin, kayang gawin, kaya't huwag mong balik-balikan ang makapagpapahirap ng isip mo, ang magpapahirap ng loob mo, kundi ang lagi mo tsatwin ang gunitain ang aaliw na Ama mo at magpapaalap ng pag-ibig ng puso mo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Sapagkat, paano matutupad ang salitang taratalang takda, maraming magsasabing, Panginoon, Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Paano mo ako pinaglingkuran? Ginamit mo ba ako para sa kalayawan ng katawan mo? Pagpapasarap mo, pag-angkin sa maraming salapi at bagay, para pasibulin ang pasibulin at gamitin mo ang salita ko, tangalan ko? Kaya naman, nabili mo ito, nabili mo yon, nabili mo yan, nabili mo yan, dahil sa kapwa mo. Pagkatapos, sasabihin ako, ang pinangangalandakan mo? Isang araw may nagbahagi kaya po kunching. Bakit po ganun? Isang lingkod yaon. Yung po pala natuklasan, may kabit siya. Yun po pala, kasakasama kung saan magtungong bansa ang kabit niya'y asaway na iiwan. Mga mahal, kaya nga, ang wika ng Ama, daratalang takda ng kahatulan at paghukom, sasalain ang binlid, ang ipa, at matinyas na bigas. Pagpalain kayo, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Boy bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang tao walang alam, ang tao'y walang karunungan, subalit ang Ama, ang Espiritu at ang Anak niya ay maraming alam sa ibabaw ng lupa. Kumusta ka na? Tinanggal mo naman yung nasa headband mo eh. Hindi naman kusang lumipad, ano? Alam mo, di kita nakikita. Sige, yun itong ngataan mo. Ako Diyos ko, salamat naman. Napakasarap mo namang kumata. Ilan kaya ang may tatapad dyan para magising ka? Alam kong may magagawa ang Ama. Pasensya na sa mga nasa internet, wala daw silang mapanood. Alam kong may magagawa ang Ama. Nagtatawagan na wala raw mapanood. Ngayon meron na niyan. Kaya sabi ka, manalig kayo, sabi kanina. Mamaya magkakaroon na. Ang kinina ninyo na mamaya magkakaroon na. Purihin ang Ama. Patotoo lamang na ang gawa ng tao, may paghina, gaano man kalakas na papalagay nila. Ngunit ang Ama, lahat sa buong daigdig, hindi siya hihina. Kaya kang balibag, kaya kanyang wasakin, bundok nga'y kayang tibagin, ikaw pa kayang nilalang lamang. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan ang salitang hindi kayang wikain, hindi kayang sambitin ng tao lamang. Kung ang bundok, kayang tibagin. Kung ang dagat, kayang hawiin. Kung ang lupay, kayang pagbitakin. Ano pa kayang inyong bungo na di kayang sibakin at hatiin? Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka,
Anong gusto mo ito o tinapay? Wini ka niya, manali ka na. Bawat ako sa inyo, naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka parte-parte, wini ka niya. Masarap ba? Sige. Parang ano lang yan, panggising. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa. Okay, alis. Donna. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa, parte-parte ang ama. Pagka inika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Babaet! Napakababaet! Oh? Oh? Ikaw, halika. Ikaw, halika. Ayun, sige. Buhin mo sa inyo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Shoot! Sabi nung, pagka wini ka niya, manalik ka na. Ala, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Di sinasadya yan, ha? Gumaganyan, o. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Eh, ano muna ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Lena. Oo, oh, bibigyan kita. Sige. Buhay ba nga, ma? Oh, sige. Ay, alam niya. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Elena. Ha! Elena, sige, meron ka na ngayon. Buhay ba nga, ma? Ayan. Elena, anong pangalan niyan? Ano ito? Ito? Oo. Ewan ko, ano ba ito? Ano ba ito? Kende, tinapay? Hindi ko nga alam. Ano ito? Tinapay, kende? Tinapay lang. Tinapay! Buhay ba ang ama? Yan. Ilan kaya ang kending itatapal sa'yo para mabuksan ganap yan? Buhay po ba ang ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano mo ba ito? Ano mo yan? Ano mo yan? Eh, sino ito? O, sino daw yan? Yan na, yung katabi mo. Sino ito? Hindi ko na nga alam. Nakakalimutan ko lang yan pagkakay mo. Ah, ganon. Ay, sige, wag natin persahin. Parang ano lang yan eh. Bubunutin, babalik. Bubunutin, babalik. Dito ka kaya tumira. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya.
wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, butihin siya na magulang, kapangyarihan niya'y dinapaparam. Ilagak niyong lahat sa kanyang matuwid, kayo'y sa kanya ay tumanggap. Lahat ng inyong mga kaganapan sa buhay na nasisilayan, kung kayo ay namimighati, siya ang inyong kaaliwan. Kung kayo ay nahihirapan,